As you mentioned in your report, 60 billion sachets a year. That's a lot. That's a for lot. For 100 no? plus million Filipinos, that's a lot of sachets. But, you know, and Yusek, we'll also bring into this. We've also heard some arguments before na ang Pilipino kasi, it's also an economic issue daw, na ang Pilipino, eh, nahihirapang bumili ng maramihan, so tingi-tingi, parang sigarilyo. Nauso sa Pilipinas, hindi ko lang sa ibang bansa. Sa Pilipinas mm-hmm. kasi, makakabili ka ng per stick. Mm-hmm. Hindi ka gaya sa ibang bansa. Mm-hmm. So, dahil yun daw ang kaya ng Pilipino. Does that make sense? For us po, una, malinaw na yung problema. No? It's 591 sachets per person per year. That translates to about 60 billion sachets per year for the whole country. And maybe individually, hindi obvious yung problema. But if you look at it at the country level, talagang malaking problema siya. And the common narrative is that it is because it is what we as poor Filipinos can afford. Mm-hmm. Pero the reality is, una, nagawa kami ng survey, tapping SWS, few months ago, at ang lumabas, 7 out of 10 Filipinos are in favor of banning single-use plastic and to go back to refillables. Ano, oh, so, okay, that's significant. Significant po. That's 70% of Filipinos ang nagsasabing they're willing. No? At pangalawa, if you look at yung mga supermarkets natin, ano ba yung available doon? No? So it's not only a question of the demand, but the supply as well. Kasi kung ito lang yung binibenta mo, even ako na gusto kong bumili ng bulk na hindi nakasachet, walang choice kung ito yung produktong gusto kong bilhin, pero nakasachet lang. So it's also really looking at ano ba yung current systems natin that allows for the promotion and yung pag-incentivize yung paggamit ng sachets. But wouldn't some people also argue that you know, it's the demand that drives the supply? And by that argument, na the reason you have so many sachet products in the supermarkets is because that is what people need or buy. I mean, that argument could also be put forward by certain people. But the survey would say that Filipinos are actually not in favor of it. And second, para sa amin, it's really about externalizing yung cost ng mga companies. No? Kasi currently, pagbenta na lang sachet, yung responsibility na sa tao sa gobyerno na ngayon. Metro Manila alone is spending more than 7 billion pesos para lamang hakutin at itapon yung mga basura natin, most of which are single-use plastic. But if you go back doon sa proposal, halimbawa na may incentive para ibalik yung packaging ng produkto mo, it puts the onus on the companies to create systems para magkaroon ng sistema para maging posible po ito. Mm-hmm. Hindi lamang trabaho ng gobyerno at ng mamamayan na ayusin yung produktong tinapon sa atin simply because ito lang yung available na option sa atin. Yusek, yung sachet culture, saan galing? Well, first of all, kailangan ilagay natin sa konteksto ito na yung burden nung kumita, which is yung kapitalista, the multinationals, ipinasa sa taong bayan, ipinasa sa gobyerno. Yung taong bayan naman, ang ideolohiya is, kapag itinapon ko to at lumagpas sa bakuran ko, trabaho ng gobyerno itapon yan. So, yung mga kulturang yon ang binabago natin ngayon. Wherein, ang direction po natin is, pabalik doon sa multinational na sa inyo yan, you come up with a scheme to buy it back, or you come up with a scheme to solve that problem. Yun ang ginagawa natin ngayon, no? Wherein, kaisa-isa na silang lahat, wherein ang pangalan nila ngayon is PARMS, na talagang gumagawa silang paraan para ma-buy back yan. But tayo sa gobyerno, we cannot wait for that system of theirs. Hindi kasi ganoong kabilis yung galaw nila. So we might be coming up with, ito nga, yung environmental fee na sinasabi natin para once and for all, ma-oblige sila na to do something about the problem. Yung kasing sachet niyan, it's a residual eh. Now, kung nakikita mo, para siyang sakit na kumakalat din. Bakit? Dati pang mahirap siya eh. Ngayon, kahit na mayaman, gumagamit ng sachet, makikita mo nandun sa kanilang bathroom, nakapulupot pang ganyan yan. Tapos, meron silang gunting, gugupitin lang nila, ganun. Pag tinanong mo, bakit sachet ginagamit mo? Hindi, para hindi sumobra yung gamit ko, sukat lang. So, would you imagine, wala silang pakialam doon sa environment, pero ang iniisip nila, kasi mas makatitipid ako rito, mas mura yung packaging, at mas mura siya, at mas marami kong beses magagamit. Actually, when you look at it, mas mura yung nasa bote. Kasi you're not paying for additional packaging. Well, pero diba? ang mindset is, nasasayang. Kasi minsan pag buhos mo, natatapon, na sumusobra yung buhos mo sa kamay mo, kahit na ginaganon mo, minsan mahina yung ganon mo, mahina nga, pero ang dami naman masyado. So, yun ang inano nila na talagang sa sachet
sukat na sukat. Katamaran lang yun siguro. Katamaran, yes, yes. Yun. One thing na masasabi natin, katamaran. And second, yung ugali natin na, baya mo na yan. Okay na yan, bahala na. Yun ang kailangan natin. Nagbayad mo na ako ng taxi. Yes, it's the culture of the Filipino people again, ang problema talaga natin dito. Lahat yan, mula doon sa producer, hanggang sa end user, hanggang sa gobyerno. Okay? I'm saying gobyerno, why? Kasi, para bang marami tayong kasama rin sa gobyerno na para bang sumuko na. No? But now, with this new administration, talagang makita natin na very vibrant when it comes to coming up with technology, paano natin masosolve itong mga problemang to. And we can say na dumarating na yung solution natin. Dumarating na unti-unti. Now, earlier we were talking about yung noong unang panahon, magre-refill ka. Mm-hmm. Now, of course, that sounds like an interesting tradition to return to. Yes. Although may ibang taas ang kilay ng FDA. Issues involved there. Sanitation, yeah, yeah. Yes. And health issues. Okay, oo. Yung imitation. But is that something that we want to go into? Is that something that should be considered? If you want to at least address the issue of sachets. I mean, can you imagine? Sachet is an issue, di ba? Yeah, sachet is an issue. Ang nakikita natin talaga issue. Yung ganung maliit na plastic. Yung container kailangan bumalik. Yun yung nakikita ko lang, yung container bumalik. Ngayon, pag may dala kang container, yung bote, nung kape, no? 20 pesos, binili mo. Pag bumalik ka ngayon, pag may kasama kang bote, mabibili mo lang ng 20 pesos. Pero pag ibinalik mo, pag wala kang dalang bote, mabibili mo siya 30 pesos. O di dadalhin mo yun, ibabalik mo. Isang bupiso yung tipid mo. Yes, nauubliga ngayon yung tao na kapag bumili. Kasi yung iba tamad eh, hindi ko na ibalik to, ganun. So, yun yung ika nga. Tayo, bigyan ka ng coupon na nakalagay sa dyaryo, gugupitin mo, gagamitin mo. Ganun din yun eh. Dadalin mo lang yun.